Hello everyone! Today, magluluto tayo ng pickled cucumber or atsalang pipino na pwedeng pang negosyo. Tara, samahan niyo ako. Sa reseping ito, gagamit po tayo ng 1 kilo of cucumber. Hugasan po natin mabuti. Isa-isahin po natin ang paghuhugas at make sure na yung balat niya na kuskus natin mabuti para maalis yung mga dumi niya. Then, after nito, mag-proceed na po tayo sa paghihiwa. Hiwain natin ang bawat dulo at huwag na natin itong isama. Hiwain ng manipis. Mag-ingat po tayo para hindi natin mahiwa yung ating mga daliri. Kung meron po tayong mandolin, pwede tayong gumamit upang mas mabilis yung paghihiwa natin ng maninipis. Itong atsalang pipino, pwede natin siyang ipartner sa anumang pritong isda, pritong karne, tusino, longganisa, tapa, or barbecue. At pwede rin natin itong pagkakitaan. Pagkatapos nating mahiwa lahat ng mga pipino, i-transfer natin siya sa isang mas malaking lalagyan. Budburan po natin ng rock salt. Pwede gumamit ng ibang salt. Then lamasin natin. Maglalagay pa tayo ng isang big onion. Pwede ring red, garlic, then another salt. Bale, 2 tablespoons of black salt ang ginamit ko dito. Then, lamasin ulit natin para lahat ay magkaroon ng salt. Then, iset aside po muna natin to 30 to 1 hour. Then, habang nagaantay, gagawa tayo ng brine solution. Sa isang kaldero, ilagay natin ang 1/2 cup white vinegar, 1/4 cup apple cider vinegar, yung mga spices na gagamitin natin, turmeric powder, peppercorns, powder pepper, mustard seeds, and pinch of salt. And then, white sugar, brown sugar. I-mix po natin na mabuti hanggang sa madissolve yung sugar at bago natin ito lutuin. After 30 minutes, hugasan na po natin yung mga pipino na nilamas natin sa salt. Gagamit po ako ng strainer para mas mabilis. Itapon po natin yung katas, huwag natin isasama siya. Then, 2 times po natin hugasan. Depende po kung mas maraming salt ang inilagay, mas maalat. So, hanggat may 2 times, ano lang, kaya 2 tablespoons lang yung rock salt. Then, pigaan po natin siya ng konti para hindi po madurog yung mga pipino. Then after nyan, ipatuluin natin. Ngayon, isasalang na natin yung brine solution na ginawa natin kanina. Ganyan. Tapos, haluin natin ng dahan-dahan. Kasi, dissolve na yung ano nyan eh, yung sugar niya. So, okay na yan. Hayaan natin siyang kumulo na walang takip. Then, pag kumulo na yung ating brine solution, ilalagay na natin yung mga pipino na ating pinigaan at pinatulo. So, haluin natin ng dahan-dahan. Kailangan lahat sila ay ma-absorb nila yung brine solution. So, i-press down din natin sila para nakalubog. Tapos, pagkatapos nyan, takpan po natin at pakuluin natin ng isang beses lang. Pag kumulo na po yan, okay na yan. So, ayan, okay na. Hindi po natin siya lulutuin na matagal. So, isang kulo, takpan at isang kulo, okay na yan. Para crunchy pa rin siya. So, sitikman po muna natin ngayon yung lasa niya kung okay na. Then, ready na natin siyang ilagay sa bote. So, okay na yung pampalasa niya. Ilalagay na po natin ngayon sa ating sterilized bottle. So, gumamit po ako dito ng mason jar. So, pag nilagay po natin yung mga
pipino, kailangan mainit pa po siya, ilagay na natin agad. After mailagay, isiksik po natin siya. I-push down po natin para nakalubog lahat ng mga pipino sa ating brine solution. Then, pagkatapos po natin gawin yan, pupunasan po natin yung bibig ng ating bote bago natin isarado. So, mainit-init pa siya, isasara na po natin siya. So, make sure na sterilize po natin yung mga bote para hindi agad mapanis yung ating atsara. So, ayan na ang ating pickled cucumber or atsarang pipino. Sana magustuhan nyo ang aking recipe ito at sana matry nyo sa inyong tahanan para matikman nyo yung buong pamilya. Nagluto ako ng chicken tocino at ipapartner ko siya sa ating recipe. Thank you for watching, guys. God bless. Bye!